Ganyan po siya katibay, guys. O, diba? So, yan po ang bracket natin. Ganyan siya in-install, guys. Napakalinis. Provide tayo ng skid plate para sa ADV-160. At eto na siya. Naka-install na. Actually, dito din sa loob, iba po yung bracket para sa mini driving light. Kasi may option ka, guys, kung gusto mong lagyan dito sa labas. Yun, no? Yun, no? Hindi sasabit, mas malaki na yung butas nito. At yung ating... What's up, guys? This is Kuya J, at welcome back sa aking channel. At for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Kuya J Moto, Helmet and Accessories. At ngayong araw, nandito rin yung ating ADV-160. At ngayon, ipapakita ko sa inyo at isishare ko sa inyo ano ba yung mga in-install na natin dito. At syempre, maganda tong motor na to kung papartneran mo ng top box para mas marami kang madala. Pero bago mo ma-install ito, dapat meron kang top box bracket. At yun yung unang-una nating in-install dito. So, eto siya, guys. Ito na lang yung camera ang gagamitin ko. Ayan, eto na po yung ating in-install o pinagawa na top box bracket para sa ADV-160. So, ang pinili natin is stainless. At ayan na po yung tsura. Finished product. Napakaganda, napakakinis, guys. So, bakit po stainless bracket yung pinili natin? Siyempre, unang-una, walang kalawang at mas matibay. Dito sa part na to, guys, napakalinis niyang tingnan dahil hindi siya ganun ka-exposed. Same thing sa mga pillion nyo, hindi tatama doon sa puwet niya. At ganun na rin po, hindi natin tinanggal yung ating grab bar na stock. Pag nandito ako sa side na to, oh, ayan o, oh, parang wala siyang bracket. Nakatago, malinis. Tapos hindi siya sumasaya dito sa inyong upuan. Ayan o, oh, may space pa. So ayan, open natin para mas makita nyo. Ayan o. Oh. Ayan po ang bracket natin. Ganyan siya in-install, guys. Napakalinis. At dito naman sa part ng bandang likod, guys, medyo nakaangat na dito para hindi nakasaya dito sa ating taillight o yung plastic nitong taillight para mas madali pa rin nating mapunasan yan. Gaya nito. Yan o. So, kasyang-kasya pa rin yung kamay mo. So, napakatibay nito, guys. Nasakyan na to. Na-test na namin to. Ito po yung video na yun. Yan, gay. Yun o. Yun o. Alright, guys. So, ito na yung ating plate. Na-install ko na. At nakatipid tayo sa clam. Yung ganitong clam. Kinakalawang kasi ito katagalan. At saka yung tornilyong mahahaba. Yan. So, kung gandahan naman dun sa sec na box, merong mahahabang tornilyo at saka merong maiksing tornilyo. So, ang ginamit natin is yung maiksing tornilyo. At ayan siya, guys. So, saktong-sakto lang. Sinukat talaga ito para sa mga plastic, para sa mga aluminum o alloy boxes. Ito naman siya sa ilalim, guys. Ang linis sa ilalim, di ba? Wala na itong mga clam na to. Mga ganyan na clam. At saka yung mahahabang tornilyo. Hindi na yun yung ginamit natin. Tara, install natin yung box. Okay, so ito na yung ating box, which is, anong brand nito? Troops na alloy, pure alloy box mula sa Sec Moto Supply. Yan, available to dito sa shop natin. Meron tayong color white, meron tayong matte black, meron tayong silver. Kita ko lang sagit sa inyo kung gano'ng kaganda itong alloy box ng Sec. Yung loob, makapal yung leather. Tunay na leather to, guys. Hindi to agad-agad nasusunog. Kagaya ng test ng Sec Moto Supply. Talagang iba yung quality. Napakaganda ng quality nito. At makapal yung alloy, yung bumper dito sa gilid. Ang ganda ng mga plastic, makakapal. At tingnan nyo naman yung design. Napaka-elegant. Tapos paboritong kulay ko pa, yellow and black. Okay, so tara, install na natin yung ating box. Yeah. Okay. Yeah. Ito na yung tsura ng ating box. Tingnan natin dito sa side na to. Yan, ganyan po yung itsura ng ating aluminum box o yung ating alloy box. Tingnan nyo sa part na to, napakalinis oh. Walang sayad. Tingnan natin kung nabubuksan ba o may sabit ba yung upuan pag inopen natin. Oh, di ba? Parang sinukat, guys. Ayun yung space nyo. Okay, so eto na yung ating alloy box at yung ating bracket, guys. So available yan dito sa Kuya J Moto. Pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, Kuya J Moto Helmet and Accessories. Ito po, at nasa link description sa baba. So ngayon, guys, kung magpapagawa kayo, mag-PM muna kayo, mag-message ka agad kayo sa amin. Kasi marami tayong order. Kung magpapagawa kayo, siguro nasa 2 to 3 days bago nyo makuha. Pwede kayo mag-down muna. Basta message kayo sa Facebook page namin para ma-inform namin kayo kung
magiging available ba kaagad o ilang araw ang hihintayin para makabili o para maka-order ng ating bracket o top box bracket para sa ADB 160. At ang tanong, magkano po ba itong bracket na to? Ang bracket na to guys ay 3,800 pesos. Bakit kaya mahal? Unang-una guys, stainless bracket yung ginamit dito. At the same time, wala pa gaanong nagpo-produce nito. At ganun na rin po, may lifetime warranty. Lifetime warranty. Sira na yung motor mo, yung bracket mo may warranty pa rin. Siyempre, mahilig din tayong bumiyahe ng gabi. At isa sa ating mga kailangan, yung mga auxiliary light o kaya naman mga mini driving light. So ito na yung gagamitin ko. So ito na po yung ating bracket para sa ating mga mini driving light at saka sa auxiliary light. So ang ginamit dito is 3/8 yung size. Ayan siya guys. Kung paano siya ginawa, ito po yung pinakang plate niya para pagkapitan itong ating auxiliary light, yung malaki. Bali, apat pala yung in-install sa akin guys. Dalawang pares, isa dito, isa sa loob, sa labas. At ito yung tubo, ayan, binend dyan, papunta dun sa kabila, hanggang dito. Tapos, ito po may tubo yan dito, paakyat, papunta dito sa frame ng T-post. Ayan o, oh, ayun o, oh, nakikita nyo ba? Medyo madilim eh, ayan. Kaya naman guys, ganun siya katibay. So, tingnan nyo to ha. Iaangat ko, at dito ko siya hahawakan. Ayan, oh, tingnan nyo. Umaangat yung motor. Yan. Ganyan po siya katibay, guys. O, diba? So, solid. Napakatibay. Napakalaki kasi nung ginamit dito. 3/8. At the same time, nakakapit dun sa pinakang frame. At ito, meron din dito pinagkapitan siya. Yung plastic na makapal. Para nakakabit dito. Tapos, nakatuko dito. Dito sa plastic na to. Para walang alog. Yan, walang alog. Bumiyahe kami ng Laguna. Na-testing ko na to, guys. Wala siyang kaalog-alog. At dito din sa loob, iba po yung bracket para sa mini driving light. Kasi may option ka guys, kung gusto mong lagyan dito sa labas o kung gusto nyo malinis lang, eto lang sa loob. So sa akin kasi apat na kagad yung nilagay ko. Kasi syempre ginagamit natin sa mga endurance o sa mga gabi. Gabing gabi talaga tayo bumibiyahe minsan. Kaya apat na po yung pinalagay ko. At eto yung sa mini driving light guys, nandito naman sa loob. Yan, kung paano in-install, eto rin po yung bracket. Wala rin kalawang kasi stainless po yung nilag. Walang sayad po ito. Hindi tatama dito sa fender kasi sinukat na namin. At yun din naman yung concern ko eh. Kasi delikado. So kung ito, mas mababa pa, tatama na dito sa ating fender. Delikado yun. So ito, tinaas namin talaga. At mas maganda kasi yun sa 160 dahil dito sa space nito, mas malalim na, mas maganda na yung pwesto ng mga ilaw natin. Hindi mo na kailangan ilagay dito sa gilid guys. Kahit dito na lang sa loob at saka dito sa labas na to. Ayan. Ang presyo nito guys magkaiba. Itong para sa labas, 1.8 po yan. Hanggang doon sa loob kasi yung bracket niyan. Kung ayaw nyo naman sa labas, meron dito sa loob na bracket which is 1,000 pesos po yan. Stainless din po yan. Kaya wala kayong dapat ipag-alala na baka kalawangin. Okay? At the same time, matibay. So pag sinabi nating ADB 160, hindi natin mapipigilan yan na isabak sa off-road. Kaso dito sa 160 ngayon, is nakalabas yung ating makina. Medyo exposed na siya. Dahil nasa likod na yung ating center stand. Unlike doon sa naunang version, yung swing arm niya, nandito malalim. At pag nalubak ka, yun yung unang tumatama. Ngayon, may tendency na kagad na tumama yung ating mga makina. Kagaya dun sa PCX 160. Danas na danas ko yan, lalo na dun sa mga tropa natin. So ngayon, nag-provide tayo ng skid plate para sa ADB 160. At eto na siya, naka-install na. Actually, sobrang putik. At ang ginamit dito, stainless pa rin po. Puro stainless yung pina-install natin para lalo-lalo na to kasi nasa ilalim. Kailangan hindi kinakalawang. So itong butas na to guys, para makapag-change oil ka. Madaling madukot, hindi sasabit, mas malaki na yung butas nito. At yung ating skid plate, mas dikit siya doon sa ating makina. Para at least kahit papano, masustain pa rin natin yung clearance niya. At hindi siya ganun kasayad o hindi ganun, mas bumaba pa. Diba, mas masyadong exposed yun. At dito po siya nakakapit sa mga ating mga crankcase, ayan. At stainless din po yung ginamit na tornilyo. Nung bumiyahe tayo ng Zambales, sa New Zealand Zambales, naka PCX 160 yung aking kasama, may skid plate din po yun. Danas na danas niya yung skid plate, talagang tumatama sa mga bato. Ibig sabihin, nagagawa niya yung purpose ng skid plate na protektahan yung ating makina. So since this is ADB 160, kailangan natin to dahil
mahilig tayo mag-offroad. Available na rin po ito dito sa Kuya Jemoto. Message lang kayo guys. At ayan yung hitsura niya guys. Solid. Ito nga pala guys is may warranty. In case na talagang hindi mo maiwasan na tumama sa malaking bato at nasira, nabasag dito. May chance kasing mabasag to guys. Dito, ito yung mababasag sa kanya, mapuputol. Dahil kung sobrang tibay naman siya, yung pag tumama, hindi talaga mababasag. Baka ang tendency, dito na mismo mabasag sa may tornilyohan nyo. So mas delikado yun. Ito, at least kahit papano, kung tumama man talaga at kailangan na talaga niyang mabasag, at least magawa niya yung purpose niya. At ito lang po yung masisira, yung skid plate. Hindi na madadama yung ating, o yung ating makina. Para mas talagang maprotektahan niya. So may warranty po ito. In case naman putol man o magawa niya talaga yung tungkulin niya, pwede niyo pong ipa-ship ulit para i-refinish o i-welding ulit at pakinisan ulit. So libre po yung warranty. Lifetime warranty rin po ito. At ang presyo niya is, kano nga ba to? Saan yung cellphone ko? At ang price po nito is 1,200 pesos. Alright guys, so ayun yung tatlong inuna natin na install dito sa ating ADV-160. So tinapos ko muna yung bago ko review to ng full review at i-share sa inyo. Kasi yun yung talagang kailangan na kailangan natin. Yung top box bracket para mas marami tayong madala. Yung ating mini driving light at saka auxiliary light bracket para makabiyahe tayo ng gabi. At hindi tayo mag-alangan na bumiyahe ng gabi dahil meron na tayong ilaw. At pangatlo, yung skid plate sa ilalim. Kasi syempre, ang ADV is maganda sa adventure. Medyo gusto natin isabak sa mga rock road. So, hindi na tayo mag-aalangan na tumama man yung bato doon sa ating makina. Safe pa rin. So ngayon, kung may ADV 160 ka, ano pang hinihintay mo? Mag-message ka na sa Kuya Jemoto Helmet and Accessories. Sa ngayon, marami po kasi yung order. Kaya umaabot ng 2 to 3 days yung pagpagawa. Pahintay-hintay na lang kasi marami tayong order ngayon. Meron tayong sa Visayas, Mindanao na mga umu-order. Lalo-lalo na yung bracket na nakita nila. Tsaka mini driving light, tsaka skid plate. Na yun talaga yung kailangan nating ilagay sa ADV 160 guys. Okay, so ano pang hinihintay nyo? Message sa kayo sa Kuya Jemoto Helmet and Accessory. Para mauna na kayo at ma-reserve na namin kayo kaagad. Thank you for watching. See you on my next vlog.